Sa punto ito, makakausap natin si Aileen Lucero, National Coordinator ng Ecowaste Coalition. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi, at sa lahat ng nanonood ng balita tanghali. Ano pong reaksyon nyo dun sa utos ng pamahalaan na pauwiin na muna yung mga Philippine diplomat sa Canada matapos hindi makatupad sa deadline ng pamahalaan dun na maayos yung kanilang basura dito sa bansa? Ang pagtingin ng Ecowaste Coalition dyan at ng iba environmental group ay talaga namang seryoso ang pamahalaan na ito na ibalik ang basura sa pinagpulan sa Canada, at seryoso din ang ating presidente sa pagsasabi na hindi tayo tambakan ng basura. Mm-hmm. Kailangan po bang may kaso pang umusad para maipatupad na ito, dahil ang sinasabi ng pamahalaan ng Canada eh may mga balakid, bagamat nasabi na nilang wala na yon. Ngayon, yung magbabayad naman ang nagiging problema. Oo, dun sa huling naganap na convention sa Geneva, ito yung ukol sa Basel, ay talaga namang lumabas doon na merong compliance issue. Ibig sabihin, merong violation sa compliance sa Basel Treaty ang nangyari sa Canada at yung kanilang ginagawa na hindi pagkuha dito ng basura nila. So, pagka ganito na hindi pa rin talaga, ay po pwede tayo magsampa ng ating mga, sabi nga, international case para sa non-compliance nila dun sa Basel. Mm-hmm. So, sino nga po ang pwede magbayad nito? Yung pamahalaan ba ng Canada? Or pwedeng puwersahin yung kumpanyang nag-export nito mula sa bansang yun patungo sa Pilipinas? Oo. Dun, Rafi, dun sa provision ng Basel Convention ay nakalagay dun na una dapat yung nag-import ang kumuha ng kanilang basura dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero kapag walang kakayahan yung mga nag-import na kunin, ay dapat yung country of origin na ang sumagot ng lahat at siguraduhing ibabalik sa kanilang bansa yung mga basura na to. So, sa bahagi na to, dapat makialam na ang Prime Minister Justin Trudeau dito sa issue na to. Mm-hmm. At yung Basel Treaty, signatory naman po rito ang Canada? Yes, signatory ang Canada dito, mm-hmm, at maging ang Pilipinas. Mm-hmm. So, dapat to, of course, yung idea behind is pinalusot kasi nila itong mga basurang ito, of course, yung pamahalaan ng Canada, kaya meron silang responsibility na ibalik ito kapag wala ngang kakayahan itong pribadong entity na nag-import itong basura. Opo, tama po yun. At base po doon sa nung May 3 po ay sumulat ang Ecowaste Coalition sa opisina ni Prime Minister Trudeau at nagre-request kami na i-expedite yung issuance ng importation permit. At ito yung kanilang sinagot na ng May 8 na ito ay kanilang pinoproseso na sa ngayon. So talagang malaki yung hope namin na kukunin na itong basura na ito once na maayos yung mga dokumento at mga papeles. Mm-hmm. So kailangan lang talaga, sinasabi namin sa opisina ni Prime Minister Trudeau na bilisan, iproseso na mas mabilis dahil malapit na yung deadline that time. Mm-hmm. Pero saan po kayo nagkakaproblema? Kasi binanggit nila, ayos na yung mga papeles patungkol dito. Ang problema na lang ay kung sino yung magsho-shoulder ng gastos para maibalik yung mga basura. Saan po kayo nagkakaroon ng pagkaantala? Ang sa tingin ng Ecowaste Coalition, kung ang pagbabastihan ay yung mga ahensya natin dito, yung interagency, ay sinasabi naman nila na ready na for shipment. Sabihin, naayos na yung mga containers, na meron ng mga dokumento na iilalabas na. At natukoy na rin kung saan port of Vancouver, kung saan dadalhin. Mm-hmm. Pero syempre, ang dapat magbayad niyan ay yung Canada, at sa tingin namin, yun yung kasama dun sa mga pinoproseso. Yung pagbabayad, tsaka yung shipping vessel. So, mm-hmm, kailangan ay ihanda yun lahat ng Canadian government. Mm-hmm. Gaano po ba kahalaga na unang-una maipatupad ng maayos yung Basel Treaty, at pangalawa, maibalik na talaga itong mga basura na nakatambak pa rin dito sa bansa? Oo, Rafi, mahalagang mahalaga na ito ay maibalik. Kasi ito ay nagsiset ng president na pwede naman palang tapunan ng basura ang Pilipinas. So, kailangan maibalik natin. Di iyan, kagaya ng ginawa natin dun sa unang batch ng basura ng South Korea, mm-hmm, ay naibalik natin. So, ito, kailangan ibalik para wala nang sumunod na ulit na mga
bansa, mga developed countries na dito sa Pilipinas, ibabagsak yung kanilang mga basura, lalo na, na ang China ay meron ng ban on waste importation. Mm-hmm. So, isa yung Pilipinas sa mga nakikita ng mga developed countries na pwede pagbagsakan ng kanilang mga basura. Mm-hmm. Kung may president na po sa South Korea na naibalik naman yung kanilang basura, bakit hindi po kaya ito pwedeng sundan nitong kaso naman sa Canada? Opo, at ang nakita nga namin, talagang kaya namang ibalik, lalo na kung merong sabi nga eh, political will yung mga nakaupo. So, mm-hmm. eto kasi ay tumagal ng tumagal at nagkaroon ng kaso. So, hindi rin ma... dapat yung diplomatic ano natin eh, action with regards to Canada, eh, dapat nung pa dapat ginawa na ito. Mm-hmm. So, sabi nga eh, dapat 2030, nagkaroon na kagad ng mabilisan at saka determinadong action in government agencies natin. Mm-hmm. Ito pong problema with Canada na i-equate daw ito doon naman sa pangangailangan ng mga Pilipino ng proteksyon sa Canada. 800,000 yung mga Pilipino roon. Ito ho ba may kaugnayan or dapat hiwalay itong mga usaping ito? Dapat po ito ay hiwalay kasi iba po yung issue ng basura at yung mga kababayan natin doon ay nagbibigay naman ng serbisyo. Sabi nga, may kapalit naman yung binibigay lang serbisyo. Mm-hmm. So, iwalay ito dahil itong mga tinambak nila dito sa Pilipinas, puro ito basura. Puro ito patapon na at wala itong silbi sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa ngayon po ba, may namomonitor pa kayo na nagsusubok na magtapon ng basura na ibang bansa patungo sa Pilipinas? Meron kami mga ilang monitor na mga bagong dumating ng mga kargamento na nung nakita ng mga ilang nasa custom ay municipal waste din. Mm-hmm. Na ito ay titignan namin next week. So nasa Pilipinas na po itong mga municipal waste na ito? Opo, yung mga bagong bagsak na, sabi nga, bagong daong dito sa Pilipinas. Meron saan po ngayon na-discovery na Australia naman. Mm-hmm. So ngayon po, anong status nito mga cargo na ito at ano yung reaction dito ng pamahalaan? Kung meron ho kayong impormasyon? Actually, wala pa kami nakukuha na information kasi bubugtan pa lang siya next week. Mm-hmm. Meron na sabi lang sa atin na ng pauna ng mga nandoon sa lugar na lugar na yon na may mga dumating na municipal waste from Australia. Mm-hmm. At gaano po kalaki? Ilang tonelada po itong dumating? At pag sinabing municipal waste, ano po ito? Ang pag sinabi natin municipal waste, ito yung mga household waste. So, kagaya din to ng mga nakuha natin sa Canada at sa South Korea. Mm-hmm. Na kadalasan eh, hindi pa natin sigurado kung ano yung laman, pero lagi-lagi, ito yung mga basura sa loob ng bahay natin. Mm-hmm. Gaano po kalaki? Ilang tonelada po ito? Actually, wala pa kaming balita kung ilang tonelada eh. So, update po kami next week. Mm-hmm. Okay, sige po. Kami rin po ay mag-update patungkol dyan sa inyong ibinahagi sa aming impormasyon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Rafi. Salamat po si Aileen Lucero, National Coordinator ng Ecowaste Coalition.